daddy ko at iniwan ka. Zoey, ano ba 'yan? Hindi sa ganun. At hindi ako nagpabili ng bike. Sinungaling. Sawsawera. Hindi titigil si Moira na alamin kung sino si Tisay, ang babae ng asawang si Doc RJ. At sa blind date na sinet up ni Zoey para sa mga magulang, sa araw ng wedding anniversary ng ama at ina, ay nag-cross ang landas ni Moira at Lynette. Sa suot na damit ni Lynette na lalong nagpaganda sa kanya, ay naalala na ni Moira na ito rin ang outfit ni Lynette ng formal dinner para kay Doc RJ. At nakita ang suot ni Lynette ang kwentas na suot-suot ngayon ni Moira. Sunod-sunod ang mga tanong ni Moira. Sa una, dinenay pa ni Lynette tungkol sa kwentas. Pero bandang huli, inamin rin na may kwentas nga siyang kapareho at ibinigay iyon ni Michael sa kanya. Tama namang umakyat si Michael at naabutan sila Moira at Lynette. Tinanong ni Moira kung totoong si Michael nga ang nagbigay ng kwentas. Inamin naman ni Michael na siya nga para tumigil na rin si Moira. Laking pasalamat ni Lynette kay Michael at sinabi ang katotohanan na ang kwentas na iyon ay bigay ni Doc RJ kay Lynette. Pero sinauli niya nang nalamang hindi pa pala ito hiwalay tuluyan sa kanyang asawa. At lalo pang nalaman ni Lynette na si Moira pala ang kanyang asawa. Nagkasundo na lamang si Lynette at saka si Michael na sa labas na sila kakain at huwag nang mag-attend ng reunion nila ni Michael para makaiwas kay Moira. Samantala, ubos na ang oras nila Zoey at Moira sa kakaantay kay Doc RJ, lalo nang nagwala si Zoey nang nalaman mula kay Joy na ang ama ay kasama si Analyn Santos at tinuturoang magbisikleta. Dali-daling umalis si Zoey at sinugod si Analyn na papauwi na rin sa kanilang bahay na bumili lamang ng pagkain. Sa galit ni Zoey at pinaratangan na attention seeker itong si Analyn, ay tinapunan ito ng sauce ng fishball. Kinuyog naman ng mga taga roon kina Analyn si Doc Zoey at dinala sa barangay. Panay naman ang awat ni Doc Analyn Santos kina Ninong at Ninang niya Josa at iba pa, kasama si Lola niya Susan na napakayabang at napakasama daw ang ugali nito ni Zoey. Agad namang dumating si Doc RJ na tinawagan pala ito ni Cromwell. Humingi ng sorry si Doc Tanyag sa mga tao na alam hindi perfect ang kanyang anak. Dito na nilabas ni Zoey ang paratang na nagpabili pala ng bike itong si Analyn. Inako naman ni Doc RJ ang kasalanan na hindi nagpabili si Analyn kundi ibinigay niya iyon, pero tinanggihan ito ni Doktora Analyn Santos. Samantala, hindi nagtigil si Michael sa paalala kay Analyn na huwag nang maglalapit kay Doc RJ at pagsimulan lamang ito ng gulo, lalo na't nagsiselos itong si Zoey kay Analyn na parabang inaagawan ng ama. Pero pinagtatanggol pa rin ni Analyn si Doc RJ kay tito niya Michael na may nasabi itong hindi maganda, na mayabang daw itong si RJ at parang kayang bilhin ang lahat. Ito kaya ang lukso ng dugo na tinatawag? Abangan na lang natin ang sunod na mga episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.